We walk hand in hand, we dream together. We giggle and laugh like kids forever. We're two different people, but we're having fun. We talk about anything under the sun. We are sisters, we are, sisters. We are friends. We've got magic that never ends. I got you, sis. I got you, sis. You got me, you got me. The best of friends will always, always be. Si Nicole Kidman, talagang hiwalay na sila? Ano ba yan? Parang hindi totoo. Ayaw na raw magbayad ni Tom Cruise kasi masyado nang mahal, kaya 10 years lang. May cut-off time ang kanyang pagiging asawa? Correct, may cut-off time. Hindi ata kagandahan yung mga ganun. Well, eh, ganun talaga. Ikaw naman, parang bago ka ng bago. Sa showbiz na lang, ang dami-dami na talagang... Nakakahiwalay. Hiwalay, nagkakahiwalay ng landas. Diba? Eh, ikaw? Kamusta ka naman dyan? Kamusta naman ang single life mo dyan? Well, maganda po ang show namin today. Magandang umaga namin dahil aalamin po natin tama-tama sa mga papang single again. Kung kumusta nga ba ang maging single again? Malungkot, masaya, malamig, o okay lang, happy naman. Alamin natin sa kanila mismo kung paano ba sila ngayon, kung masaya ba, ano ba ang advantages at disadvantages na na pinagdadaanan nila at the moment, di ba? Yes, kung natutunan ba sila. Kasi parang transition stage yun sa kanila eh. Totoo, transition and humbling. At sino ang mga papangkasama natin? Uy, kasama natin si Jo Marie Iliana. At saka si Hans Montenegro. Uy, at makakasama rin natin today si Miss Melanie Marquez. Hindi po siya separate. Actually, yung new life naman siya. Oo, yung love again after. Correct. Yes. Kaya tutok lang po kayo dito. Sobrang enjoy po. Sa pagbabalik ng... This! Idol, ngayon ay one of the most desirable hunks sa bansa. Masasabing malayo na ang narating ni Jo Marie Iliana. Sa love o sa career, walang tigil ang mga offers sa kanya. E di lalo na ngayong single na naman siya. Ito nga kaya ang kasabihan na you cannot serve two masters. Na pag successful ka daw sa career mo, nagsasuffer naman ang love life mo. Paano nga kaya maging single again? Kanino kaya ako hingi ng advice? Paano naman kaya sasagutin ng isang single again Jo Marie Iliana ang mga questions na ganyan? Aba, malalaman natin dahil kausap siya niya, sis. John! Matalinghaga naman yung sinabi ni sis. Matalinghaga at naririnig ko. Naririnig mo? At natatawa-tawa ka dyan. Nangingiti-ngiti lang. Ah, nangingiti-ngiti lang. Uy, galing ka daw India for a photo shoot for Bench? Yeah. Actually, si... yung group ng Bench and Benchan and Douglas was parang thinking of a different concept. Something really different. Kakaiba. From yung ginawa nila for the past years. So this is for Bench with Assunta de Rossi, di ba? With Assunta. So pag po, let's say, eto na nga, de, you pose for Bench, usually sexy at lahat. Syempre maraming girls na they want to go to you and present themselves na paano mo syempre for a while married ka, so paano mo tinatanggihan yung mga ganun noon na noon? Ayaw mo yun ngayon? Okay, pagkatapos ng noon, ngayon, pero noon muna.
Actually, nagbibiro lang ako. Hindi ko naman parang nilalagay yung sarili ko sa sitwasyon na alam ko mahihirapan ako. Ay, di mo papaabutin doon. I'm a type of person na ayokong merong gumagambala sa isip ko. Totoo yan. Na-witness ko na yan sa'yo. May gumagambala sa nararamdaman ko. And ayokong meron ako ibang iniisip na hindi ko kailangan isipin. So even before, ang hindi ako malapit. Ayokong lumapit. Alam nyo, totoo yan. Hindi siya lumalapit, pero ang daming lumalapit sa kanya. Nakikita ko yun noon di ba? Pag nag-shooting tayo, ang daming mga girls na ano. Pero hindi ganun kadami, ha? Okay, you and I ko have medyo parted ways for a while. So how do you deal with that now? Siyempre noon, you're with somebody. So ngayon na you're single, what do you do? I'm pretty sure mas marami ngayon na lumalapit sa'yo. Aminin mo yan. Yeah, but... Ay, ginagawa mo. Ayokong ikwento yun. Ay, may kwento. Ikaw naman. Ako lang kausap mo. Tawa mo, fake. I'm so busy working now. I'm still coping. I'm still having a very difficult time. Talaga, John? So, hindi totoo? Bago ako matulog, ang katabi ko unan. Malamig. Pagkatapos kong matulog, unan pa rin. Though yung mommy ko, kasama ko sa isang bahay ngayon. Kami ang... Sa tahanan kayo ngayon? Yeah. Sa tahanan ka ba ngayon? Doon ako muli sa mga. Doon ka umuwi. Do you still talk to Aiko? Yeah, of course. How often? Almost every day. Almost every day? Ano yung paano yun? Anong klaseng usap yun? May usap na... Kwentuhan. May usap na, asan ka? Ah, okay. Okay ka ba? Okay. Sige. Okay. Ingat. May usap na yung meron kaming kailangan pag-usapan ng mga bagay na importante. Alam niyang kailangan niya meron siyang makukuwang pagkumonsulta siya sa akin ay meron siyang makukuwang. So, in effect, parang ano pa rin kayo? Parang mag-asawa pa rin talaga. Except that you live in different homes. Malaking bagay yun, no? So, pero ibig sabihin, kinukonsulta ka pa rin niya sa mga bagay na pang bahay, pang with regards to Andre, I'm sure. And, ganun din ako. Marami akong bagay. Tinatanong din sa kanya na kailangan mo ang kanyang opinion at desisyon. Oh. How about Andre? How often do you see Andre? Lately, for the past month na to, very few times. I'm always in Clark. I'm always in Angeles. What are you doing there? Meron akong inaayos na project doon. Eh. So, I make it a point na lang na tawagan siya. And yung bisita sa kanya, hindi ganun kadalas. Kasi kailangan ko tapusin talaga itong inaayos ko niya. Sa anong feeling mo pag nakikita mo si Andre? Yung first, ako alam ko pag uwi ko sa bahay na, oh, Maki! Ganun ako. Ikaw, anong feeling mo pag nakikita mo yung anak mo? Now that you don't get to see him as often. Masyadong masarap yung feeling pag nakita mo siya ng mga Andre talks already, di ba? So I'm sure, nagtataka ka ba siya kung bakit ba, nasan ba si Daddy? Alam ba niya kung ano sitwasyon niyo ngayon? He's a very smart kid. I'm very, nagugulat ako sa kanya parang. Masyado siyang sharp. Meron ba siyang mga sinasabing kaloka? Naloloka ka na lang? Ay, marami. Ano yung mga ganun? Example. Marami. Why naman Dada always working naman? Working. Pero mga ganyan, yun ang alam niya. Totoo naman. Isa sa reason kung bakit hindi ko siya nakikita tong lately. Dahil, pag ganyan-ganyan ako sa Clark, and madalas doon ako umuwi. I spend doon ka na nights doon ako natutulog. Paano yung feeling mo the first time na natulog ka alone? Yung kasama yung pagising mo, why is si wife, why rin si anak? Mahirap explain, Jel. Pero, siyempre, andun ka doon sa sitwasyon na yun. Kailangan kahit pa paano, matuto kang harapin yun. Mahirap man. Kailangan mong makasanay. Oo, kailangan masanay. Wala tayong magagawa. Ganyan talaga. Ikaw ba nagda-date ka? Ako? Oo. How
Akala ko hindi. Oo pala. Hindi man o, akala ko. Nagde-date ako yung nag-group. Ah, mga group date, group date. Group, but never... Alam niya ay ko to. Mari, alam mo ba yan? O, alam mo. Uy, maririnig niya. Ay, si Anto pa. Magnet. Si Mari pa. Parati ako lumalabas sa mga grupo-grupo. Pero ayaw group kong, date lang. Ayoko munang... Hindi pa ako handa eh. Ngayon. Sum up your life at the moment. Are you happy? At this point? Oo, happy ka ba? In some ways. Not all. Parang may kulang. Yeah, there's something missing. Though I know I really have... I see magandang ilaw dun sa tunnel. Excuse me. Pwedeng sumingit? I see. Pwedeng sumingit. Oh. So, Jom, yes. Pwedeng magtanong sa dali. Hindi ka lang sa kasakali ba ay nung mga panahong yun, kung sa kasakali ka ay liligaw mo si sister? Sister? Sumagot ka ng tama. Alam mo, may... Kumari ko asawa mo. May girlfriend lang. Oh, shoot! Siguro kung wala eh. It's a very good answer. Pero hindi ko rin alam. Jel, kung ako ba, nanligaw nun eh. Ay! Ay, oo naman, Jom! Grabe, iba ka eh! Iba ka sa lahat ng nakasama ko! Iba! Talaga? May asset din ako na... May asset ka! Wala yung iba na kapareha. Wala! Wala sila. Wala sila sa kalintingan. Ikaw, ganun din. Imagine mo, Jom, di ba? So, iwan ko na kayong dalawa, okay? Iwan mo na kami. Actually, huwag mo na kami iwan. Magbabalik kami at hindi po mawawala si Jom. Ay, babanggitin ko na yung asset mo. Ano ba? Initials na lang. Hindi siya bombshell. Hindi. Ay, nakakainis ka talaga! Okay, fine. Magbabalik po kami. Babalik po si Jom. Hindi po siya mawawala. At mas exciting po pagbabalik niya. Magic will always, always be. We are sisters. We are sisters. Nagsimula siya bilang model at TV host. Matapos ma-involve sa isang sexual harassment case, nagtungo ng Amerika at doon nagsimula ng bagong buhay. Nag-aral, nagtrabaho, at nagkapamilya. After 5 years... I'm back, second time around. I want to make sure na I will surpass whatever reputation I left behind as a host. I'll do better this time. Now a single hunk and a TV host, Hans Montenegro, muling hihirit. Tunay na kahanga-hanga ang hiwalayang walang alitan. At itong kausap ng Cisco ang newest single hunk ng bayan. Okay, he's a single hunk. You're into single psychology. Single, yes. Single, hunk, no. Oh, kunyari pa. Alam mo, gusto mo naman yun. You're into psychology. So that means lahat ng mga question ko, alam mo na yung sagot. Ganon. And even questions of your own. Basically. So, pagka nagkakaproblema ka sa buhay at may mga question kang gustong tanungin, sinasagot mo na rin? Hindi rin eh. Alam mo yung myth na a psychologist can help everybody except himself or herself. Feeling mo doon ka? Yung gano'n, alam mo yun yung, halimbawa may relationship question yung kaibigan ko. As in, super alam ko lahat ng, pwede kong bigyan siya ng advice na talagang kulang na lang mag-charge ako. Sige, pero tayo, mami. In the same, kung mangyari yung same situation sa akin, I probably wouldn't follow my own advice. I'd probably still ask somebody else. Oh, of course. Talaga, ba't ganun? Ewan ko, siguro dahil, alam mo yun, parang people look to you as a psychologist na, o siguro naman may alam ka to. Sa totoo lang, I don't know everything. I just sound like I do. Being single again, are you happy? Very. What are your joys? What do you think is the joy of being single again? Well, at least in my situation, yung pagka-single ko is knowing, the joy I get from being single is knowing that I'm free to do what I want. I'm not answerable to anybody. And I'm not disappointing or hurting anybody also. That's nice. So yeah, more than anything else. And I don't have to keep lowering and raising the toilet seat for anybody else. Oh, but then the circumstances also of your being single again, good then. I sabihin, it's not on a bad note. You not didn't at hurt all. Anybody. It was on a very good note. So yeah, I guess maganyan loob ko.
Okay, so you date again? Of course. Talaga? Of course, yes. You have to love again. Oo naman, but... You cannot not. Siyempre, di ba, parang yun na nga, sinabi mo nga, you don't have to answer to anybody. Mm. But basically, when you start dating and eventually it turns out to be a relationship, di ba? Di ganun din. Yeah, but, you know, by that time, ano ka na, you're in the right frame of mind again to answer to somebody. Ready ka na again, emotionally. Yes, exactly. Dating is the preparation. You're trying to see what's out there. You're trying to see if you're ready to be committed again. So much so that when you are, alam mo, handa ka na. Marry again? That will take a while, but yeah. Definitely. Ako naman kasi, hindi naman ako, kumbaga nasunog na hindi na ako mag-aasawa ulit. Hindi naman ganun. Hindi ko naman sinusumpa ang pag-aasawa. Basically, I tried it. Hindi siya pumunta the way I wanted it. Hindi naman ibig sabihin na marriage in general na wala na. When you came back, ano yung mga fears mo? Did you have any fears? Parang Are we talking about in the dating scene? No, I mean, nervousness about, you know, coming back and starting a career again. Siyempre. Kailangan ko kasing ipasok sa isipan ng tao na hindi na ako yung dating host na nakikita niyo sa Easy Dancing. Kasi bala ko magseryoso, di ba? News and public affairs. More on talk show, sana news, sana features. Eh, kahit paano, lalo sa industriya natin, di ba? Pag artista ka, medyo nakakahon ka na artista ka lang. Pag variety show host ka, parang nakakahon ka na yun lang. Ay, gusto kong lumabas dun sa kahon na yun. So, medyo kinakabahan ako na, ayun mo, unang hirit, nagtatagalog. Parang, di ba nung Easy Dancing to, straight English to? Kaya nga. Ay, bulol, ano ba yan? First, mas mahirap, nahirapan ka nung una. Oo naman, doing siyempre. Straight Tagalog. Nagbabasa ako ng tabloid out loud. Nabag mag-isa ako. Yun lang way. Talagang way yun. Kailangan mo mag-practice, di ba? Kailangan mo mag-insayo na mag-isa ka. Oo, tapos, mahirap. Siyempre, minsan, actually, yung mga kabahe ko nga eh. Talagang, uy, ilika nga dito. Sabi mo nga sa akin, credible nga yung tunog nung pagbabasa ko. Siyempre, balita yan eh. Kahit pa paano, hindi mo pwedeng gawing ala variety show yung format na, guess what? Si ganyan-ganyan, kinasuhan sa court. Hindi. Pero ba't hindi, bakit hindi, it's not about ano eh, the course that you finish, bakit di ka naging psychologist? Actually, I am a psychologist. I was practicing sa practicing States. Practicing? Sa here. States. But here, how, bakit hindi pa practice? Credibilidad. Ay, gusto mong i-win muna yung ano? Tignan mo ako, okay. Psychologist ako. Pupunta ka ba sa akin ngayon kung may clinic ako? I mean, ano naman yung, I mean, kutob ko. Why not? Kutob bakit ko. Nga? All the more. Kasi diba, habang nasa talk show ka rin, diba? So, pag pinapanood ka ng mga tao, you have something to say eh. So, bakit kita hindi pakikinggan? Ako, bigyan ko muna 1 year. Kung mag-establish ko muna yung credibility ko as a credible host, as a respected host and broadcaster. You have a daughter? Yes, I do. Okay. Paano yun? You know, ang hirap because your kid is in the States, di ba? Yes, she is. She's with her mom. Nakakausap mo siya? Oh, naman. Yan ang the wonders of high-tech talaga. Webcam. Para kayo nagkikita pa rin. Oo, and then, you know, her mom sends me pictures every so often. So, nakikita ko pala, kinong pala. Nagsisisi ka? Na naghiwalay kami? Hindi. Do you think, sa tingin mo, 10 years from now, pagka inisip mo ng inisip to, magsisisi ka? Hindi. Hindi pa rin? Nagsisisi ako na hindi ko, kumbaga, ginamit ang panahon. Minadali ko eh. Yung courtship, yung pagkasal. Actually, nagtanang kami. Hindi nga kami nag... Hindi pa ako kasal sa simbahan. Kasi huwes lang talaga sa Napa, sa state. Parang Vegas. Yun nga lang, hindi si Elvis yung witness ko. Pero pero ang kinasisisihan ko lang talaga is I should have taken my time. That way, baka nakita ko na, oops, medyo marami pa kaming kailangan i-iron out na differences, wag muna ang kasal. But that, hindi nag-follow yan ha? Because there, may mga tao na ang long-long din ang courtship. You know, they took their time, kinasal, laid din. Oh. O, di ba? So, parang, di ba? I guess, iba talaga sa bawat tao. Kasi meron din mga tao na sandali lang yung courtship, pero apparently, magkakasawa pa rin sila. Magkasawa pa rin yun sila. Yun. Because for you, hindi nag-work. Ako kasi,
at least sa punto de vista ko, maghihiwalay na ako. E di, subukan kong kunin lahat ng mga tututunan ko. Ginamit ko na lang siyang learning experience. I mean, syempre masakit, kahit paano, in that respect, traditional pa ako, in that, syempre ayoko yung maghiwalay. Diba? Marriage, in my opinion, kahit na hindi ako kinasal sa simbahan, kahit na hindi ako pressured by yung Catholic background ko na no man will put us under, you know, mm-hmm. what God has put together. Oh, parang kahit paano, nag-I do rin ako eh. Tsaka, umabot din ako dun sa punto na napakamahal ko yung tao na akala ko, kaya ko na buong buhay. So, syempre, parang naghihinaya ako, napapakawalan ko. But at, on the other side naman, nakikita ko, hindi siya masaya. Alam ko, hindi rin ako masaya. At di buong buhay, hindi kami masaya. Parang, why will I condemn her or condemn myself to that fate when baka makahanap pa siya ng iba na aalagaan siya na mas mabuti kaysa sa akin. Baka may mahanap pa akong iba na mapapaligaya ko ng mas maganda kaysa sa yung, you know, obviously I failed to make my wife feel as happy as possible. So, there's hope. Happy wala, ka naman eh, di ba? Happy ka naman. At saka ayoko naman ipalabas na, ah, wala na sa akin yung hiwalay na yan. Hindi, dinibdib ko talaga. But ako rin, hindi ako yung type ng tao na nagmumukmuk eh. Nangyari na eh. Hindi ko na mapapalitan yung nakaraan. So, move on and be happy. And I'm happy for her too. I mean, actually, yun yung ngayong irony eh. Kung kailan kami naghiwalay, doon pa kami naging mas malapit na kaibigan. Kasi tatawagan niya ako, may nakita siyang cute, may dinate siyang cute, ganyan niya. And it's okay with you? Of course, it's okay with me. Talaga? If she's happy, then good. Ganda nun. Alam mo maganda yun kasi pareho nga kayong happy sa decision. Oo. Oh. Mahirap kasi ko isa lang. At saka mentalidad ko rin. Parang nawalan na ako ng asawa. Ba't pa ako mawawalan ng kaibigan? Naman. Oo, tama. So, diba? Kahit pa paano. So, thank you. I will see you later. Hindi mo pa kami pwedeng iwanan. Bakit? Basta. Later abang nyo ito. May papagawa ka sa hands. Basta. Kinabutan na ako. Wag. Relax. Magbabalik ko kami. Naglaro mo naman yung aso. Ba't po mapititibay yung buhok ko? Mas managulan. Always, always be. Hunks. Jelly, ang gagawin natin sa kanila? Ay, syempre, kapag kasama natin ng mga hunks, gusto mo silang makita magbeber. Pero, hindi pwede mangyari yun. Masyado pong maaga. Masyado pong maaga. Hindi pa tayo nananghalian. Hindi. Ayaw nila, ayaw. Asuka nila yung almusyan. Oo, wag naman ganon. Kaya ang mangyayari, titignan na lang natin ang lakas itong dalawa natin kasama sa pag-inom. Inom? Love. Inom? Dalawa na aga. Meron kami mga itatanong sa inyo. Kung hindi nyo sinasasagutin, kayo ay iinom ng calamansi juice. Pag hindi nyo sinagot at pag hindi nyo sinagot ng tama. Correct! Pag hindi nyo sinagot ng tama, hindi nyo sinagot. Katumbas yan ang katas ng calamansi. Wala rin. Kaya rin magsasabi kung tama o man. Pasensya! Pero hindi. Eh, chani ba tayo? Gusto kong chani nito. Actually, mo, braid lang dyan eh. Okay na yan eh. Di ba? Ang dami. Anyway, naghihimutuhan ba kayo ng iyong mga... Uy, kamusta naman, Hans? Okay, Hans! Okay! Continue with the game. Okay, first question. Truth or dare, Janice? Mm. Dapat may bote tayo pa kasi ano eh. Sige na nga. Ako naman ang mag-ask. Anong pumapasok sa isip ni Jomari? Yung unang pumapasok sa isip ni Jomari pag sinabi ang pangalang Aramina. Chung! Aray ka? Jojo. Jojo. Yung kasi ang pangalan niya sa ano? Pangalan niya sa sitcom na. Hindi ko gusto yung sagot niya. Oo. Umupo ka doon kasi baka malaglag ka. Hindi. Jo, wala ata tayong pag-asa dito, lalagyan Jo. Lalagyan na naman ng kulay yan. Hindi ko gusto. Hindi ka umupo ka. Hindi mo gusto? Hindi ko gusto yung sagot mo. Inom! Siyempre, discretion namin yan, di ba? Ay, yun na nga sinasabi ko kanina. Yun na yung magsasabi ko. Tama. Sayang, I'm sure yung mga ibang ninunood, sana hindi umaga. Ha! Kamusta naman ang calamansi juice? Ay! Very... juicy! Ay! Lumuluha ka ba, pare ko? Day, eto, masyadong rich. Masyadong... Uy, magkinikili ko ba sa ako? Masyadong rich. Dali! May ibang klase. Manakit niya. You're so nervous, Hans. Yes. Oh, bakit kaya? Kahit naman pala. Ikaw yan. Ako. Ano naman, Hans, na pumapasok sa isip mo when you think of Miriam Kiambao? Oh, mabait siya. Gusto ko ba yung sagot na yun? Gusto ko ba yun?
Sana nanalo. Sabi nga ni Paolo, ayaw nga niya nung sagot na yun. Okay, okay. Dahil ayaw ni Paolo B ang kanyang answer. Okay. Good luck. Manis. Okay. Gamot sa acidic. Grabe. Parang natin wow. Sa'yo eh. Okay. Okay. Sinong sexy star ang... Pareho ah? Pareho kayo. Kahit hindi masyadong sexy, okay lang. Okay, sige. Sinong, kahit hindi masyadong sexy, ang matagal nyo nang gustong maging leading lady sa pelikula o maging partner, yeah. O maging co-host, yeah. Or maging whatever. Yes. Yung kasama! Who? Who? Ako, yung sa akin lang, sana maulit muli. Uy, hindi kayo yun! Sana? Sino ba muna? Ay, muna? Sino pa ba? The original gagay. Okay! Okay, hindi kayo yun! Sorry! Ako, Jelly. Good Jelly. Answer. Good answer. Tagal na. Good answer. Patalingin mo kay Dogs. Tagal ko na sinasabi. Okay. I'm so touched. Okay. To work with Joey Mead. Okay. Hindi ako happy. Hindi ka happy. Oo nga eh. Ano ka ba? Hindi ka ba nag-take ng cue? Sinabi na nga niya. Ano ko, ikaw ha? Ang dami naman. O ba't kanina ganito marami pa masyado? Ano marami, Jelly? Okay, fine. Kung naman, out of courtesy man lang. Out of courtesy man lang. I should have said you, gano'n ba? Oo, oh, dapat. Sorry. Out of courtesy man lang. Kahit hindi true. Alam mo, hindi kayo mo. Triangle. Wala na, hindi ko na. See, sorry. Drink. Ito si Joma na nagdadagdag pa triangle daw. Huwag kang mag-alala. Hindi ba? O, ano yan? Sinong ka na sa next round? Kahit ano gawin mo? Sino nag-isip ng consequence na to? Ikaw. Is it true na babae ang madalas ninyong pag-awayan ng inyong asawa? Hindi. Lalaki po. Lalaki. Ang maraming nalilink sa kanilang lalaki. Kami po yung mga sinlaki. May inumin ka sa gata. Pataubos namin ito sa'yo. Ayun na sagot ko. Sagot ka ng tama. Ang katotohanan lang. Walang katotohanan yan. Hindi. Sinasabi ko lang naman pinag-aawayan. Hindi ko naman sinasabing totoo. Ganun ba? Ay, walang katotohanan. Bakit mo siya binibigyan ng cue? Dapat pinainom na lang. Inom ka lang. Okay, so answer mo? Jo Marigal. Hindi, ito naniniwala ako. Kasi yes. Yeah. Siya kanina eh. Okay. Uy! Totoo bang natulog ka raw one time sa bahay ni Aiko? So, anong ibig sabihin nun? Anong nangyari? Kwento! So, ano? Time aga. Is it the start of something time before? Maaga. Oh, you mean to say? Breakfast ko na. Tapos. Okay, hindi ka nainom. Okay. O, Jenny, ay, masarap ba ang buhay binata? Kayong dalawa yan. Oo naman. Nung binata pa kami, hindi ko makonsider na yung ako binata na uli. Hindi. Nagbibinata. Yung nagbibinata. Nagbibinata. Paging binata. Kasi, kahit anong sabihin mo, kumbaga, ako, kinasal na ako eh. Hinarap ko na sa Diyos, yung parang, ay, Diyos ko, ito na ho. Parang hindi ko. Hindi, sabihin mong, kilala mo ba yung kilala ko? Makipag-usap ka nga doon. Kinasal ka, tapos sasabihin mo, ano, binata ka ulit. Kalukuhan yun. Makipag-usap ka nga. Yung binata ako noon, yung parang tayo, mag, partner sa screen. Sa pelikula, yan. Yung binata ko. Pero ngayon, hindi na. Ipainom yung binata sa Diyos. Hindi, sinagot na niya eh. Oo, sinagot na niya kanina ba eh. Okay, fine. Okay na tayo dyan. Okay, bait natin. Anong sobra. Mga bagay na nag-e-enjoy kayong gawin ngayon walang nagbabantay sa inyo? Kahit anong gusto ko gawin. Kasi hindi ako nananagot kahit kanina. So, okay lang. Kung trip kong matulog the whole night, walang tatawag. Kung trip kong bumangon, manonood ako ng sine na mag-isa. Ito yung question talaga. Wala bang tumatawag talaga? Text na lang, mas mura. Piso lang. Bakit wala ka bang landline? Next. Ay, kaso magat ka niyang tanong na yun. Kanina? Oo. Sa akin, hindi ka-enjoy-enjoy. Yung nag-iisa ka. Mag-isa ka, yung totaling walang nakikialam sa'yo. Tapos nando ka sa kwarto. Bawiin mo pa habang pwede. Sa kwarto ka. Ayun, nasa kwarto ka, mag-isa ka, totally wala nakikialam sa'yo, tapos hiwalay ka. Hindi masaya. Parang ito yung pagkaano to eh. Naniniwala ako. Manong. Naniniwala ako sa sagot niya. Okay. Ito, Janice. 10 years from now, anong, sino si Hans Montenegro? 10 years from now, probably may asawa na ulit. Talaga?
talaga? At host pa rin. Siya psychologist na? Oo, oh, psychologist na. Meron pa rin ano? Meron pa rin. Panana. Sana! Uy, sana! Uy! Sana po. Uy, pinlago yun. Baka may libre nito. Anyway. O, meron din. Sana may ibang franchise na rin. Ooh. Job, 10 years from ten now. 10 years. Siguro, nakikita ko yung sarili kong inaalalayan yung si Andre na dun sa career na gusto niya, diba? Kasi more or less parang mga 13 na siya nun. Diba race car driver ka, pro ka na, diba? Uh-huh. Ano ba yan? Feeling mo gusto mo talagang lumaban na ano, gawing career niya na yan? Career na yan. Career na nga, pero gusto mo ba talagang ano, hani, yan yon. O pag-artista? Gusto mo talaga yan? Hindi ka ba natatakot? Hindi. O pag-arty, pag pagpipiliin ka, yon o pag-artista? Isa lang? Isa lang? Oo. Dito o? Dito o? Saan ba sa malaking bayan? Ano iba na yung question? Gaya. Iba na. Painumin kaya kita. Show ko to. Ay, ito nga. Dali. Sagot. Mahirap. Dan, mahirap pumili. Ah, sige. Mahirap mag-desisyon kasi love mo sila pareho. Pero so, kung love nito talaga, pwede ka Ico na lang piliin ko. Ico. Uy! Ang pangit. Ito kanina pa. Ito, ay, movie kami ay panawarin nyo. Show me now. Ay, promote pala ito. Ay, ano mo pala ganun ng mga sa comment ka nga. Sa TV ko pinalalabas. Ganun ka. May telesini kayo together. Oo, telesini. Uy, dito sa Chete, di ba? Yes. Okay, and of course, si Hans, araw-araw po natin nakikita. Umaga siya pong gumigising sa atin sa... Kung bumabangon kayo ng ganun kaaga. Oo. Uh-huh. Sa unang hirit. Unang hirit. Kung bumabangon po kayo ng ganun kaaga, o patulog pala rin mo. Patulog pala rin. Yung mga ginikera-ginikera dyan. Correct. Naku, salamat sa inyong pagdating. Yes, thank you very much. Pag-inom ng calamansi juice ngayon, meron kami ng vitamin C sa mga katawan ninyo. Ano yan? Yan? Good yan. Para sa katawan nila talaga yan. Pag mga may ulcer, ganyan yan. Para lalong mag-asim ang sigura yes. ninyo. Ayan. Uy, huwag kayo po aalis. Magbabalik po ang skin. We'll always, always be. We are sisters. We are sisters. Ang kanyang buhay. Akala natin hanggang dun lang. Mali po, dahil her life continued to unfold before our very eyes sa ilang masakit at masaya rin namang mga pangyayari sa kanyang personal na buhay. Now she's back after deciding to live in America, pero may bit-bit po siyang isang sorpresa po para sa atin. Please welcome ang pinakamagandang buntis at pinakasexing buntis na nakita ko, supermodel and supermom, Melanie Marquez! Hi! Hello! Kamusta? Sobra, pretty, no? Pretty. Alam mo, isa araw nakita ko siya, na-mesmerize ako. Kasi wala pa ako nakikita ang buntis na ganyan kaganda. Oo, oh, at ganyan ka-sexy. Hello! Na ano yan, ha? Oo, oh, para anak na. Mga bagets. Oo nga, para malaman niyo po, 2cm na po si Melanie. Mga 3 na ngayon eh. Bali, ganyan po yun. After this, mga nganak na siya. Oo. Sabi mo, sa'yo mo ang weakness mo, madali ka ma-in love. Is that the reason kaya kung bakit parang naging in and out of relationships ka? Hindi kasi alam mo, pag ikaw lumaki na broken family, di ba, tsaka kulang sa pansin, ang tendency ko kasi, before talaga, it's somebody to love me. Eh, siyempre, pag ang naliligaw mga lalaki, kasi dati kong minahal, eh, pag naliligaw, ang babait. Pero pag na... Pag andun na, iba na! Kikita mo na yung sumo, buntot. So, madali ka mag-fall because of this constant search for love. Oo naman. But this husband of yours right now, he was married before. Oo, tapos divorced siya for 12 years. Nawala siyang anak. So, anong masasabi mo? Like, you had other husbands before and boyfriends. Pero this one, he separated. Mas masarap ba magmahal yung mga separado na? Hindi separate, divorce siya. Divorce. Kasi parang considered na siya na single. Naking, oo, single na siya. Well, single again. One thing ang pagkaiba nito sa lahat, sa iba. Mm-hmm. Ang pagkaiba ng husband ko ngayon is maka-Diyos siya. Malaking bagay. You know, yun ang malaking yun bagay. Na yun. Sinentro niya talaga ang Diyos sa aming dalawa. That's it! So, kaya may peace of mind ako, tsaka sagrado Mormon siya. Panalo na ako dahil na ang gusto ko lang naman yung masaya ako, tsaka faithful yung asawa ko. Ang pera, madaling kita. So, speaking of faithful, ano sa tingin mo, in your experience, ano sa tingin mo ang nagiging problema ng mga past mo? Unfaithful na huli ko. Oo, pero ano yung...
Mag-iba, binaril ko. Madungo. Hindi, pero bakit? Sa tingin mo, bakit? Ano hindi kasi I always consider when you get married, okay, sacredness yan ng two-in couple. Hindi dapat babuye ng kung ano man, yung tatlong o sino man ang papasok. Kasi pag binaboy mo yan, wala na respeto. Ayoko, I can't live with a marriage na meron third party. You know, wala, ako yung kasama dito. Kasi, wala, gusto ako yung ganyan. Masyado namang tamang-tama yun. Hindi, totoo naman yun, you know. Like, siyempre, binavalue ko masyado ang pag-ibig ko, ang relasyon ko. Actually, sa pagkababae ko. Tayo, sa atin, di ba? Eh, hindi ko matolerate. Palibasa siguro, lumaki rin ako ng ama ko, playboy, di ba? Pagod. So, para sa'yo, sa tingin mo, may effect yun sa ano mo, sa hinahanap mo? Hindi yun eh. Yung prinsipyo ko kasi iba. Yung values ng marriage sa akin kasi, it's something very important. Kailan sacred yan. Kailan dapat rinirespeto yan, inaalagaan. Hindi binababoy. Paano yan? Huwag naman akong ano, magdilang ano, demonyo. Paano pag something goes wrong? What's your ano na now? Kasi parang kakapagod. Ano yung pinanghahawakan mo? Ano pinanghahawakan mo? Kapag... Panginoon, Diyos. Ang faith ko. Ang panata ko. Naman. Never fear, never doubt. Oo. At saka isa ba, ever since kaya nga ganito akong kalakas dahil yung panata ko sa Panginoon nandiyan. And I feel nga siguro, kagaya sa'yo, yung antagal na time na yun from your first relationship na nag-fail, each failure in a relationship, lahat yun trial sa'yo. Pin-repair ka niya sa, eto na nga yung maganda. Mga sa eto na yung surprise mo. Ito yan. In good terms ka ba sa mga, ano mo, sa mga ex mo? Oo, ako walang problema. Yung, ang hirap lang sa iba. Okay. Sila yung hangap, you know what I mean? Pero sino ang pinaka, kumbaga sa sino sa kanila, ang talagang, yung mas okay na kayo? Oo, yung parang, yung pinaka-okay na kayo? Oo, kay Gob. Si Gob, kaibigan ko. Ah, talaga? Ano, I mean, maganda yung relasyon namin, magkaibigan. Pero lahat naman eh, you know, yun lang nagkakataon lang na may mga tampuhan ng iba, di ba? So, pero kahit naman si Derek naman eh. You know. How's your son? How's your son, Manuel? Ah, Manuel is yun, ano na. Bago ako pumunta rito, sinettle ko muna sa Las Vegas. Meron na siya trabaho, tsaka mag-aaral siya. Doon. Ay, doon na siya muna. Feel niya doon? Oo, so, type niya roon. Mas tahimik, so, paano yung mga fathers, do they give support naman, financially? Yeah, well, Lito, yes, sa pag-aaral niya. Kasi sinabi ko, kailangan namin anuhin si Manuel na maging independent. Kasi sabi ko, 19. Sabi ko kay Manuel, kung sa akin katitira sa Utah, free board and lodging. Pero kapag gusto maging independent, you have to work and you know, exactly. support yourself. But when it comes to your education, we'll support you there. Kailangan, i-force mo, kailangan talaga pabayaan mo sila para matuto. Because that's the only way, that in preparation yun para sa... maging sarili nilang buhay. Exactly. Kasi alam mo, mas nakakaawa ang bata. Kaya ako, kahit papano, one thing na natutuhan ko sa asawa ko, yun to motivate your kid while they're young. Kasi ang hirap kasi, yun, ako kasi may tendency ako, palibas, hindi ako lumaking mayaman, di ba? May tendency ako ngayon pag meron ano, i-ano ko sila, ano yun yung shelter, pamper. Pamper, i-baby. Oo, baby. Kala ko yun yung pagmamahal. Oo, sa kagustuhan mo sila so, i-ano. Oo, kaya ngayon, yung asawa ko, tinulungan niya ako. Kaya nga, sabi nga, tingnan mo anak mo, nung isa kinakalabanan ka. Kasi, hindi nga ma-value yung pag-ibig mo kasi nabibigay ko daw lagi. All lahat. The time. All the time. Palagi pa lang nandyan. Kaya, di ba, yung sinasabi ko, yung push and pull, once in a while, kailangan talaga pabayaan sila. Kasi pag may push and pull, mapapagod ka, iinit ang ulo mo. Oh, kaya tingnan mo ngayon yung anak ko, at saka yung mga babae ko, makita mo, 9 and 6, yung independent na. Mga independent na sila. So, eto na, si, kanina kinakuha ito ni Melanie, di ba, single mom siya for a long time. So, eto na, dinala ka na Utah. Nakatira ka talaga kayo sa farm? Oo. So, paano ka nag-adjust? Yes. Di ba, city girl? Yun ang akala ng tao. Kasi everybody thought I'm a glamorous person, di ba? Yung city girl. Dahil most of my profession is talagang either Milan, big city, all over the world. Oo nga, eh, my God, kung saan ka na trabaho lang yun, hindi personal. Kasi mo in-enjoy yun? Other people doesn't really know me. Only my close friend knows me that I'm a nature lover. I'm actually practically love nature. Nag-mountain climbing, you know, loner ako actually. I love playing my guitar. So nung nagigitara si Melanie. Yeah, tsaka I love riding horses. I love horses.
So nung nandun ako sa Utah ranch, we have a big ranch. Like we own 4,000 hectares of land. Kamusta naman ang ranch so, na yan? I mean, 25 horses, which I love. And kaya ako in-admire yung asawa ko. Kasi in spite na lawyer talaga siya, although yung last name lawyer talaga siya. Oh, napakalito na lang kanyang pangalan. Lawyer ang apelido niya. Oh. Lawyer siya. Hindi nga. Lawyer din siya, o cum laude din yun. So, matalino. Kakatawa! Pero pag nakita mo siya by heart, he's a farmer. He really, you know, makita mo kung paano siya magtrabaho. Talagang na-impress ako kasi talagang hard working talaga siya. Mahirap maging farmer, ha? Lalo na kayo. Dedication dyan. Kasi siya kayo mismo nag-aalaga ng mga... Hindi, may mga tauhan kami. Pero personally, pag nandun kami... Kayo nagmamanage ng place talaga. Maaga siya gumising, mga alas 4, alas 5. Oo, mga alas 5, ganun. Minsan nga, pag yun laming na, o kaya yung mga nganak yung mga baka namin. Parang ikaw mga nganak. Alas 3 ng madaling araw. Well, ako yung taga-ganyan ng spotlight, flashlight. Flashlight. Siya nagpapaanak. Oh my God. Well, I'm not kidding. Ay, para palang ano yung... Parang ano, totoong lalaki. Parang kagaya ng mangyayari. Kasi sa'yo ngayon. Mga kailangan tapusin na natin ito, Joris. Baka panganak si Melody bigla. Kaya alam mo, kailangan mo tapusin na namin ito. Kasi hindi mo namin kayang magpaanak. Hindi mo talaga. Kaya yun. Thank you, Miss Melody. Miss Melody, sana pagbalik mo dito, dala mo na ang iyong baby. Oo na nga. Oo, pero pagbalik ko dito, hindi na natin siya masyadong love kasi bumalik siya sa original body niya. Hindi natin kaya. Maiingit tayo. Correct. Matotoo, okay. So, magbabalik po ang sis habang nakakagawa. Oo. Bago namin siya itakbo sa kotse para mamunak. Eh, si Emma kaya yan ngayon? Ewan ko. Kaya nga, lagi nga. We'll always be. We are sisters. We are sisters. About living alone is you come to terms with yourself. So, pag dumating ang susunod na makakarelasyon mo, mas handa ka. Masakit nga, of course, mahirap talaga. But when you get to the bottom of things, this is all for the better. For as long as wala kayong sinasaktang tao, wala kayong ginagawang masama, you live your life with a clean conscience, it's fine. Diba? Dapat ganun. Dapat ganun. Na namang masama eh. Hindi na naman po namin sinasabi na maganda ang ganito, na enjoy. Malungkot din, or maraming setbacks yan eh. Siyempre. Hindi, pero may choice ka. Kasi single again. So that means may past relationship. Obviously, all of them were married. Hindi naman po namin sinasabi na hindi na magiging maganda kung babalikan mo yung old relationship. Kasi boils down to decision nyo po yan. For as long as masaya kayo, at happy kayo, at sure kayo sa decision na yun, why na? At mas maganda ay kakalabas. Malay natin, natuto kayong pareho sa time apart ninyo. Pagbalik nyo, okay na naman. Or if you find somebody else, you won't commit the same mistakes you made from your past relationship. Or else, balik ulit kayo sa A. Exactly. Kaya po, kami dito sa SIS ay... Ay? Hindi kami maghihiwalay. Sana hindi. Maghihiwalay na kaming bahay, pero hindi kami maghihiwalay. Oo. Wala akong choice kasi magkapatid kami. Exactly. Pero mag-iisip-isip po kami. Okay. Pero maghihiwalay po tayo ngayon lang. Bukas, makikita-kita ulit po tayo dito sa SIS! We walk hand in hand. Would like to thank the following: Bambi Fuentes Hair and Makeup Studio, Salon de Manila, Raymond Isaac of Portfolio Photography Studio Incorporated, Janeline Shoes, Mossimo, FNH Folded and Hung, Under the Sea Pet Shop, The Art Shoe Enterprises, Wayless Center, Human, Adidas, Chloe for Eyework, and Optiwork. Papaligaan mo naman yung aso, ba't po nagkagawa sa mga malago naman yun. Kung hindi mo pagbibigay yung katawang matulog, aray ko ba? Ayoko sana yung tanongin. Ayoko dalawa na ang anak ko, may asawa pa ako. Okay na yan. Ito man ang buhok ang pepa ito. Yeah, I'm sure yung ibang ganoon, sana hindi ang umaga. Ah!
Okay lang kami. Best of friends, the best of friends. Best of friends, best of friends. We'll always, always be. We are sisters, we are sisters. Hi. We walk hand in hand, we dream together. We giggle and laugh like kids forever. We're two different people, but we're having fun. We talk about anything under the sun. We are sisters.